Napag-usapan natin ang patungkol sa mga natitirang forces, kung saan ay yung mga elites na lang ang mga maglalaban. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura Universe. So without further ado, let's get into the video. Ito ang simula ng chapter 4 ng volume 19. Ito ay pinamagatan na The Gathering of the Giants. So balik na nga tayo sa may point of view nitong sila Rimuru. Ang kalaban nitong si Rimuru ngayon ay itong si Michael. Sa laban na ito ay kitang-kita na natin na dehado itong si Rimuru dito dahil meron nga itong si Michael na technique na hindi pa niya na-analyze. Itong technique na ito ang instantly na nagpabagsak kay Diablo. Kaya naisip ni Rimuru, to be honest daw, wala talaga siya magagawa laban dito. Kaya napakadelikado daw ng kanilang situation. Pero naisip din itong si Rimuru na sanay na naman daw siya na palagi nga siya na nasa isang dangerous situation. Kaya hindi na daw sa kanya bago itong pakiramdam na ito. Ang dahilan lang kung bakit hindi todo panic itong si Rimuru ngayon ay dahil sa existence nitong si Feldora. Kasi kahit mamatay nga siya, pwede siyang ma-revive as long as buhay itong kanyang kaibigan na True Dragon. Meron siyang available na resurrection. Pero still ay napatanong pa rin itong si Rimuru kay Shell Sensei kung okay lang daw ba talaga ang kanilang situation. Ang sabi naman itong si Shell sa kanya ay wala daw problema. Kung nag-aalala daw itong si Lord Rimuru ay pwede naman daw na hindi na lang ito magpatalo. Napailing na lang itong si Rimuru. Kasi ang dahilan nga daw kung bakit siya nag-aalala ay kasi hindi niya kayang manalo. Kaya napakapiloso pa daw ng sagot nitong si Shell Sensei dito. Then nagsalita uli itong si Shell Sensei. Sabi niya okay lang daw talaga sila. Naisip niya na daw dati na baka meron pa uli na ganito na mangyari. Kaya nakapag-prepare na daw agad siya para handle ang ganitong klase ng situation. Then tinanong nitong si Shell Sensei kung gusto daw ba nitong si Lord Rimuru na mag-take na siya ng action. Nagulat na lang itong si Rimuru dito dahil nai-anticipate na pala nitong si Shell Sensei ang ability nitong si Michael na kanina niya pa pinaproblema. Kaya bakit daw hindi nito ito sinasabi sa kanya? Di sana daw hindi na siya nag-alala. Nag-sorry naman itong si Shell Sensei dito. Sabi ni Shell apologies daw. Gusto daw ba nitong si Lord Rimuru na i-activate ang emergency response mode? Pero na-activate na pala nitong si Shell Sensei ito bago niya pahingiin ang permission nitong si Rimuru. Kay Rimuru naman okay lang daw yon as long as makakaligtas daw sila sa kanilang current situation. Nagkaroon uli ng pag-asa itong si Rimuru dito. Then sabi ni Shell Sensei gagawin niya daw ang best niya para ma-meet ang expectation sa kanya nitong si Lord Rimuru. Ang naisip dito nitong si Rimuru nung una ang gawin din ang best niya para kahit na matalo man siya makapag-gather man lang siya ng mga information para may alam na siya sa kanilang kasunod na battle. Kasi kahit matalo nga siya pwede naman siyang ma-resurrect nitong si Feldora. Kaya inready na nitong si Rimuru ang kanyang spada. Pero napaka-naive pala ng mindset na ito nitong si Rimuru dito. Nagsalita itong si Michael. Sabi ni Michael sa kanya inikocomment niya daw itong si Rimuru kasi hindi daw ito nagpanik. Kaso lang daw kahit na confident daw ito ngayon wala pa rin daw itong laban sa kanya. The moment na narinig ni Rimuru itong last statement ni Michael na ito biglang tumigil ang oras at hindi nakagalaw itong si Rimuru. Naalala ni Rimuru na parang dati daw nakaramdam na rin siya ng ganito kung saan tumigil ang buong mundo. Tapos nagsalita itong si Shell Sensei. Sabi ni Shell tama daw pala talaga siya. Ang atake daw na tumalok ni Diablo, Sowei at Leon kanina itong same phenomenon na nangyayari nga ngayon. Katulad daw ito na nakita niya sa may battle nitong sila Chloe Obert at Gay Crimson. Sabi naman ni Rimuru para nga daw naka-deja vu siya dito. Kaya in-reveal na nitong si Shell Sensei kung ano ba ang tawag sa may technique na ito. Ang tawag daw dito time stop. Again, nagulat uli itong si Rimuru dito. Sabi ni Rimuru napakadaya daw nito. Paano na daw sila mananalo? Maybe ay acceptable daw ito kung sa manga or sa may anime lang. Pero in real life daw, napaka-shocking daw nitong ability nitong si Michael. Kung magsalita itong si Rimuru dito, parang hindi sila part ng manga or ng anime. Hindi rin naman sila nag-exist in real life. Naisip dito nitong si Rimuru na yung mga hindi daw capable na gumalaw sa may suspended world, walang palag sa mga kayang gumalaw dito. Kahit na gaano pa daw kalakas ito. Ang magandang example na nga dito, itong si Rimuru. Kasi napakalakas na nitong si Rimuru ngayon.
ngayon. Pero dahil hindi niya nga kayang gumalaw sa may suspended world, talo na agad siya kay Michael kasi wala siyang magagawa para pigilan ang mga atake na ibabato nito sa kanya. Kaya daw pala hindi rin nakapalag itong si Diablo kanina. Never daw na-imagine itong si Rimuru na matatalo itong si Diablo ng kahit na sino. Pero kung kaya daw itigil ng kalaban ng Tai mismo, hindi nga daw nakakapagtaka kung bakit ito natalo. Kaya sabi ni Rimuru, wala na rin daw siyang magagawa. Tinatanggap niya na daw ang kanyang pagkatalo. Nang biglang nagsalita itong si Shell Sensei na dahil daw sa kanilang emergency response mode, kaya na daw nila makita ang mga nangyayari sa may suspended world. Sobrang na-shock itong si Rimuru dito kasi kanina nga lang tinanggap niya na ang kanyang pagkatalo. Pero gumawa pala itong si Shell Sensei ng paraan para hindi sila makawawa nitong kanilang kalaban. As expected daw, napaka-reliable talaga nitong si Shell Sensei kahit kailan. Again, pinag-alala na naman daw siya nitong si Shell Sensei. Pero pinapatawad niya na raw ito dahil ito rin naman daw ang dahilan kung bakit may chance pa silang manalo. Actually, napaka-grateful niya nga daw dito. Mabuti na lang daw at mali nga ang kanyang inaakala na mangyayari. Pero hindi dahil kaya na nitong si Rimuru na makita ang nangyayari sa may stop time, kaya niya na rin ditong makakilos. Kasi that's a totally different matter. Sinubukan nitong si Rimuru na gumalaw pero hindi pa rin niya kaya. Akala niya daw kanina may palag na sila. Kasi nga, napaka-confident daw nitong si Shell Sensei. Pero wala naman daw siya sa position para magreklamo. Kasi wala naman daw talaga siya magagawa dito. Ang pwede niya na lang daw gawin ngayon, ang panoorin kung paano siya tatapusin nitong si Michael. Tatandaan niya daw kung paano siya nito tinalo. Para next time na makaharap niya nga ito, meron na siyang strategy kung paano niya ito lalabanan. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.